Dota o school. Nakaka-relate dyan ang mga estudyante yung nagpupuyat at nagtatago pa sa magulang makapag-video games lang. He started off as an amateur. Many parents think it's a waste of time. Their kids are not studying and are not learning anything new. Yung mga ganyan bang games, nakaka-addict ba siya? Opo. Bakit? Papatagal kayong maglaro? Teka lang, madam, di makapokus eh. It's also a very common thing, no? Parents would say, stop playing games. Why don't you study medicine? Why don't you study law? Why don't you go into, you know, other more conventional career paths? You mean to tell me na kaya mong kumita ng pera and sustain yourself just by playing this game? It doesn't make sense. A lot of parents and a lot of the people in the older generation who were in this industry never existed back in their day. Hindi talaga nila may imagine. Unang-una kasi, ano yan, studies versus gaming talaga. Ayun yung biggest misconception ng parents sa atin. Parang sa tingin nila, napapabayaan na natin yung pag-aaral natin, kaka-computer natin. Misconception na parang ano lang yan, pastime, hobby, na parang walang pera dyan, wala kang mararating sa paglalaro ng computer games, diba? Naglalaro ka lang, like, akala nila din na tayo na parang pinapabayaan na natin yung ibang aspects ng buhay, like pag-aaral. I mean, kaya naman talaga siyang pagsabayin, basta like time management, basta responsible to kayo, diba? Kasi parang napapansin nila parang napapabayaan ko na yung pag-aaral ko, then mas, ano, mas natutunan ko nung pansin yung paglaro ko, which hindi naman nila nakikita yung pagiging competitive, tapos nakatulong din siya sa akin in terms of communication skills. Wala akong experience sa mga ganyan yung about e-sports. Pero regarding sa anak ko, kung naglalaro ng ganyan, sila lang nakakaalam niya. E-sports, parang ano, pupapasok sa e-sports competition, labanan ng mga pro team. Eh, syempre yun yung ano, yung madalas siya na nilalaro yata sa computer. Sa paglalaro meron, sa e-sports, hindi naman ako, hindi ko naman naabutan na maging pro. Eh, wala akong experience sa ganyan. Nakikita ko lang sa mga anak ko na ganyan, na yung mga ginagawa nilang puro laro. Pero hindi ko naman alam na yan may mapupulutan siguro yan ng aral. Hindi ko naman pinabayaan na palaging pinaalala sa kanila na huwag masyadong ano sa ganyan dahil focus muna sa ano, pag-aaral. Kung related naman yan sa ano, pag-aaral nila, so why not? Siguro, nakikita ko lang na epekto eh, pagka bigla mong kinausap pa ba naglalaro, lutang. Kaya parang clumsy sa lahat ng bagay. Parang hindi siya nakakapag-focus dito sa real world. Eh, siyempre, talagang nagagalit ako kapag yung ilang oras na nakababa dyan. Pero kailangan may limit yung ano nila, yung paglalaro niyan o paggamit niyan sa mga gadget na yan. Actually, napapansin ko talaga yon. Yung full time talaga yung paglalaro niya sa yung mga games na yan. Tsaka siyempre, pinagsabihan ko siya kasi maka-apekto din yan sa pag-aaral. When it comes to esports, that's basically the highest level of competitions. So, in video gaming. So, basically, it's the top level players that actually only win consistently in esports. Trinay ko pasukan yung career na yun kasi parang sobrang kahit amateur ka, sabihin natin, ako, kasi ako hindi naman ako pro. Kahit amateur, pwede kang pumasok sa scene ng esports. Kahit
hindi ka professional player. Kasi ako kasi ano naging streamer din ako. So, parang kahit streamer ka lang or content creator ka lang, ramdam mo pa rin na andun ka sa industry din. Pero dati sumasali na rin kami sa tournaments kasi sa school tournaments ganun. Tapos ayun, tuloy-tuloy na hanggang sa araw-araw na ako naglalaro. Na-realize ko na gusto ko siyang pursunong nagiging competitive na yun. Kumbaga, ayaw ko nang matalo eh. Kasi gusto ko na lang laging manalo. Kaya, yun. Tapos, after nun, laro lang ang laro. Tapos nung, yun, na-scout ako nung isang big organization, which is yung MISCO. Ano, na-operan ako nung mag-laro para sa team. Yung biggest achievement ko is yung makapaglaro ako ng international, which sa ESL, Pro League Season 7. And then, pero online siya. Pero kami ang representative din ng Philippines. Nag-start ako maglaro sa competitions 2016. Pero yung before kami na-acquire ng Liam, ano yun, 2019 na kami kinuha. Kasi may mga achievements na rin that time. Kasi pumasama sa tryouts ng parang top all female team na laging nanalo sa tournaments. So nakapasok ako doon. Tapos eh nakitaan ko ng potential yung team. Parang ano, pumasok ka ng team, tapos parang lahat sobrang passionate sa ano, paglalaro. And then parang same kayo ng ano, ng dream and all. Kasi esports is definitely my career now. I live, breathe, and sleep esports 24/7. It's 24/7 job. Mapa-interview man yan tulad nito or casting, podcast, content creation, coaching a team, shoutcasting as well. It's a 24/7 thing. And because I'm super dedicated to my career, my profession as an esports broadcaster, as an esports talent, and now coach of a pro team, magiging lifestyle rin siya kasi yun na talaga yung buhay ko. Eh. Wala na akong ibang ginagawa. Eh. And because I'm so driven to be the best at what I do, it really is the sort of lifestyle that I embrace. I don't do anything else other than Valorant. I haven't played a different game in almost 2 years. So, it's interesting to see kung paano nag-evolve yung esports scene in the Philippines, and it's still growing at a rapid rate. 5 to 10 years from now, who knows? There might be a Valorant major in the Philippines. There might be a TI in the Philippines. Like, this is becoming a hotspot for esports. Not only because of Valorant right now, but because of Mobile Legends especially. World Champions ML. Hopefully soon World Champions Valorant. Like, it's crazy. We've proven to the world that Philippines is capable of producing world-class athletes. So, ngayon, may mga pumasok na teams, Philippine team na ano, na sa international stage. So tingin ko, ano eh, madami pang mag-emerging talent na talented teams, na talented players na papasok din ng international scene na makakatulong din na magpalago talaga ng pangalan ng Pilipinas sa esports industry sa buong mundo. Ngayon, meron ng collegiate, di ba, Akadarina, and then you can even get scholarships just by playing. Ngayon, kung ang work kayo, meron ano, mga scholarships for players. Kahit ano, as a streamer, which content creator, meron silang scholarship for that with ano, Akadarina. Nagpo-focus na yung mga uni sa mga ano nila, Akadarina teams, sa League, Wild Rift, everything. Ang dami ng pumapasok na companies from other industries that are realizing that esports is the future of entertainment. It's no longer just the future, it's actually the present, and it's only about to get bigger. So one of the things that we want parents to understand is that esports is an actual industry. So it's a very, very big industry with a lot of career opportunities. The players usually get the spotlight, but they're basically just the tip of the iceberg because behind them is a big management team. So there's a lot of career opportunities when it comes to the esports industry, not only as a competitive athlete. For people who want to work on the back end pagdating sa esports, it's very important na you're here not to get something from the industry, but to actually give something to the industry.
my message to those guys looking to get into the esports industry is that realize that it's an industry. So getting into esports doesn't mean you being a player. It can be you being a player if you're really talented at the game, really good at the game. But think about the other areas as well, wherein you can bring in your different areas of expertise. It is entirely possible for you to be very successful, very sustainable in esports. However, it's hard to get to where I am. Not everybody can do it, but you can. It's possible. It definitely is possible, given the local infrastructure today. Pwede siya mangyari, pero mahirap. Kahit di ka malakas, kahit di yung skills mo hindi pang pro, maraming pwedeng pasukin sa esports. Sobrang lawak ng industriya ng esports kasi. Kung yun yung gusto niya, syempre alam ko naman kung anong pakiramdam ng ano eh. Kung anong pakiramdam na nahihilig ka sa paglalaro ng computer. At saka kung alam mo naman na may potential ka, eh, go lang, suporta. Kung gusto niyo talagang ano yung gagawin niyo lahat para dun sa ano yun, sa kayo na ano, tinatahak niyo. Basta don't forget to enjoy lang din lahat. Siguro join lang talaga, join and join tournaments and find the team na talagang same, ano kayo, same vibe, same drive and passion to compete, diba? Tapos surround yourself with, yun nga, people who keeps motivating you, and then try lang kasi wala namang mali kung magta-try, malay mo, diba? The best thing to do is to simply prove it. Kasi minsan, pag sinabi mong gagawin mo yung passion mo, malaki yung chance na mag-fail ka. Malaki yung chance na mawawalan ka ng pera. But if it's a calculated risk, and if it's esports you're talking about, you can take advantage of different skill sets and you can work in different areas of esports. Siyempre, hindi ko na rin pinapabayaan yung pag-advice na ganyan. Kung nakikita kong magandang hangarin tungkol sa mga ganyan. Ano, kasi in the future, yun naman talaga ang ano siguro. Kaya, support na lang ako.